Ang pag-ibig ay hindi natin kayang sukatin kung gaano ito katatag at kung gaano ito kalalim. Dahil ang ating mga puso ay hindi natin kayang diktahan. Subalit ang ating isipan ay kaya nating diktahan sa kahit anuman ang ating naisin. Ang paglalaban ng puso at isipan dahil sa pag-ibig ay inyong masasaksihan sa videong ito. May magkasintahan na mahal ang isa't isa. Ang babae ay siling. Siya ay mabait, mapagmahal na anak at higit sa lahat, mapagmahal na kasintahan. Ang lalaki naman ay si Ken. Siya yung tipo ng taon handang gawin ng lahat para sa kanyang minamahal. Siling ay pangarap na maging isang sikat na balerina, kaya naman nag-apply ito sa isang ballet school para mahasa ang kanyang kakayanan. Subalit tutol dito si Ken dahil nagsiselos siya sa tuwing isasayaw Siling ng ibang lalaki. Siling naman ay pinaliwanag ng mabuti kay Ken na kasama sa pagsasayaw at partner niya lang sa sayaw yun at wala nang iba. Wala naman magawa si Ken dahil nga sa gusto ito ni Ling, kaya kahit nagsiselos siya ay buong puso niyang sinuportahan ang kanyang kasintahan. Isang araw ay may isang contest na sinalihan si Ling sa kanilang sudat na isang balay contest. Pinaghanda ang itong mabuti ni Ling, subalit hindi siya nag-champion sa contest na ito o hindi siya nakakuha ng kahit anong prize. Isang araw ay may tumawag kay Ling na isang school sa US na nag-offer ng isang libreng pagtuturo para sa pagbabalay ni Ling para mas lalo siyang mahasa sa kanyang kakayanan. Ang offer na ito ay nakuha niya matapos siyang sumali sa contest na kamakailan lamang. Kahit hindi siya nanalo ay nakitaan siya ng talento ng management ang paaralan na ito. Subalit, may isang malaking pagpapasya siyang gagawin. Ang isa ay tatanggihan niya ang alok na ito at pipiliin niya makasama ang kanyang minamahal na si Ken. O iiwan niya si Ken at pipiliin niya ang kanyang pangarap na maging isang magaling na balerina. Binigyan si Ling ng 3 kalahating buwan upang pagpasyahan niya ang isang magandang inaalok sa kanya. Hindi ito agad pinaalam ni Ling kay Ken dahil alam niyang masasaktan si Ken sa balitang ito. Pero humahanap siya ng tiyempo. Si Ken naman ay nalaman ang bagay na ito sa magulang ni Ling. Bumisita siya sa bahay ni Ling. Hindi alam na magulang ni Ling na hindi ito pinapaalam ni Ling kay Ken. Kaya nagulat si Ken sa bagay na ito. Isang araw, nagkita si Ling at Ken sa isang park. Inopen ni Ken ang nalaman niyang balita sa magulang ni Ling. Ling, congrats pala. Sa wakas ay matutupad mo na ang pangarap mong maging isang sikat na balerina. Susuportahan kita kahit magiging malayo tayo sa isa't isa. Niyakap ni Ling si Ken habang umiiyak at habang nagpapasalamat sa kanya. Alam ni Ling na magiging mahirap para sa kanila ang magiging sitwasyon nila. Kaya naman, pinag-isipang mabuti ni Ling ang gagawin niyang desisyon. Isang araw, sabi ni Ling kay Ken, Chen, bago ako umalis, gusto ko pumunta tayo sa kabila ang dulo ng Great Wall of China at maglalakad tayo pasalubong hanggang magkita tayo sa pinakitna. Bawal mag-call o mag-text hanggang makarating tayo sa kitna. Kung namamimiss natin ang isa't isa, tiis lang tayo. Pero syempre, magbabaon tayo ng pagkain at matutulog paggabi. Isang araw, ipinalam ni Ling sa kanyang magulang ang gagawin nila ni Chen na paglalakad sa kahabaan ng Great Wall. Hindi naman sila tumutol at bumiyahin na nga si Ling at Ken papunta sa kabila ang dulo ng Great Wall of China. At nang makarating na nga sila ay tinawagan muna ni Ling si Ken. Hello Ling, akala ko ba walang tawag? Ang sagot naman ni Ling, ano ko ba syempre kailangan ng go signal bago tayo magsimula maglakad? Once na inap ko itong phone, ibig sabihin start na ng paglalakad natin. Pero pag malapit ka na, Ken, kakaway ka at kakaway din ako para makita natin na malapit na tayo sa isa't isa. Ang tangka magsasalita pa si Ken ay bigla nang inoff ni Ling ang kanyang phone. Sinimulan na nga nilang maglakad. Si Ken ay excited sa kanilang ginagawa at habang naglalakad si Ken ay excited na excited itong marating na ang gitna para makita si Ling at yakapin ito. Sa bawat lumipas na araw ay mas lalong nananabik si Ken na makita si Ling.
ang kanilang nilalakad ay 2,700 kilometers at kung susumahin ay 3 buwan bago nila mararating ang gitna ng Great Wall. Lumipas pa ang ilang nagdaang araw ay hindi na matiis ni Chen na tawagan o i-text si Ling, subalit pinilit niya itong pigilan upang ipakita kay Ling na mahal niya si Ling. Parehong nilakad ni Ling at Chen ang kahabaan ng Great Wall. Hindi nila alintana ang gutom at pagod. Kuminsan ay nagpapahinga sila sa paglalakad, subalit hindi sila huminto upang marating ang gitna ng Great Wall. Gusto nilang patunayan sa isa't isa kung gaano kawagas ang kanilang pag-iibigan. Dumating na nga ang araw na magtatagpo na sila sa gitna at sumumpa si Chen sa isang bato at kumaway. Subalit 10 minuto na ang nakalipas ay wala pa ding kumakaway sa kanya pabalik. Nalungkot si Chen dahil naisip niyang baka huminto na si Ling sa paglalakad. Subalit muling kumaway si Chen at sa wakas ay may kumaway na din sa kanya. Sumigaw-sigaw pa si Chen kahit na hindi siya naririnig ni Ling. "Ling, mahal na mahal kita. Malapit tayo ulit magkasama, mahal ko," ang sabi ni Chen. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Chen. Pagtingin niya, si Ling pala. Napaisip siya na bakit kaya akala ko walang tawagan. Sinagot niya ito at narinig niyang umiiyak si Ling. Nagulat siya dahil sa tono ng iyak ni Ling ay tila naguguluhan ang damdamin ng kanyang minamahal. Sabi ni Chen, "Ling, huwag ka nang umiyak. Malapit na tayo ulit magkita. Mahal na mahal kita." Sabi ni Ling, "Mahal na mahal din kita, patawad, Chen." Sagot naman ni Chen, "Patawad para saan?" Sabi ni Ling, "Para sa lahat." Akala ni Chen, dahil sa paglalakad nila sa layo ng 2,700 kilometers, kaya ito humihingi ng tawad. Kaya nasagot na lamang niya na ano ka ba, okay lang yun. Alam mo, mas madami akong na-realize. Na-realize ko pala na hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Mas lalong tumindi ang pag-iyak ni Ling kaya binaba niya na ang kanyang phone at tumakbo papunta sa gitna ng bahagi ng Great Wall. Agad din naman tumakbo si Chen papunta sa gitnang bahagi ng Great Wall. At nang marating na nila, pareho ang halos gitna sa layong 500 meters, ay huminto si Ling at muling tinawagan si Chen at sinabi niyang, "Chen, mahal na mahal kita." Sumagot naman si Chen na mahal din kita, Ling. At muli nilang pinagpatuloy ang pagtakbo hanggang sa marating nila ang gitna at agad silang nagyakap na dalawa. Sinabing lahat ni Ling ang kanyang saloobin sa 3 buwan nilang hindi nagkita o nagkausap. Ganon din naman si Chen. Nang ibahagin nila ang kanilang saloobin at na mga na-realize sa isa't isa, ay pareho nilang na-realize na hindi nila kayang mawala ang isa't isa. At matapos na nga ang araw na iyon, ay umuwi na sila sa kanilang bahay at agad na tumawag si Ling kay Chen. Sinabi ni Ling sa kanya na, "Chen, mahal na mahal kita. Huwag mong pababayaan ang sarili mo at kumain ka sa tamang oras." Sagot naman ni Chen, "Opo, mahal ko. Good night." "Good night," sagot ni Ling. Kinabukasan, nagtataka si Chen dahil hindi tumawag si Ling sa kanya. Naisip niya na baka tulog pa ito dahil sa pagod na paglalakad. Subalit sumapit ang gabi ay hindi ito tumawag o nagchat man lang. Inisip na lang ni Chen na baka gusto nitong bumawi ng pahinga. Hindi naman makapunta si Chen sa bahay ni Ling dahil nataod namang busy siya sa kanyang thesis. Pangarap ni Chen na maging isang sikat na architect, kaya pinagbubutihan niya ang bawat thesis at project na kanyang ginagawa. Kaya naman, hindi siya makabisita kila Ling. Isang linggo na ang nakalipas ay hindi pa din tumatawag sa kanya si Ling, samantalang madalas siyang tawagan ni Ling kahit na may ginagawa ito. Kaya kahit busy sa thesis at project, ay minabuti na ni Chen napuntahan si Ling sa bahay nito. Dito ay napag-alaman niyang pumunta na pala ng US si Ling upang mag-aral ng ballet. Nalungkot ng gusto si Chen dahil hindi man lang nagpaalam si Ling sa kanya. Tinawagan na ng tinawagan ni Chen si Ling, subalit hindi niya na ito makontak pa. Matapos ng pangyayaring ito, ay hindi na muling nagmahal si Chen. Nakagraduate na ito ng college, nakapagtrabaho, subalit hindi na niya hinangad na magmahal pa ng iba. Nakulong siya sa pag-ibig na pinili ang pangarap kaysa sa kanya. Nabalitaan niyang si Ling ay tanyag ng balerina sa US at proud na proud siya dito. Subalit nalulungkot siya dahil mas pinili ni Ling na abutin niya ang pangarap niya nang siya lang na hindi kasama si Chen.
Makalipas ng 20 years, 40 years old na si Ling, walang naging asawa dahil nakulong din siya sa pag-ibig na inuna ang pangarap. Subalit hindi siya naging masaya dahil iniwan niya ang kanyang kasiyahan. Isang araw, naimbitahan siya sa isang hotel na sumayaw ng ballet. Habang siya ay nagsasayaw, ay may isang lalaki na umagaw ng kanyang atensyon. Matagal man silang hindi nagkita, subalit sa mata, ngiti ng lalaking ito ay hindi niya malilimutan. Si Chen ang lalaking iyon, nakatingin sa kanya at nakangiti. Successful na din bilang isang architect. Dito ay muli silang nagkausap. Muling nanumbalik ang mga alaala nilang noong sila ay nag-aaral pa lamang. Dito din nagsimula ang panibago nilang pagmamahalan na wala na makakahadlang pa. Hindi man sila magkakaanak na dahil may edad na si Ling, ay pinili nilang mag-ampon para makumpleto ang pamilya nilang pinapangarap. Kaibigan, oo, alam natin na hindi nakakain ang pagmamahal at masayang marating ang pangarap. Subalit kung hindi ka naman lubusang mapapasaya nito, ay piliin natin ang nararapat na pa siya upang sa ganon ay hindi tayo magkamali o mas lalong hindi sumaya ng lubos. At yun, nagtatapos ang ating kwento.